Hello everybody, welcome back to Lindadin Channel. So for today guys, ika 22 days na tayo guys dito sa 400k budget natin sa second story house extension. So bali nag-umpisa tayo May 5. So ngayon May 26 na today. So ipapakita ko lang sa inyo, i-update ko lang kung ano na yung mga improvement mula nung May 5 hanggang ngayon, May 26. So, yan muna guys. And hindi tayo makapag update araw-araw dahil marami tayong ginagawa guys. So, pasensya na kayo. So, hindi ko rin maisa-isa kung ano yung mga pinagagawa dito. Kasi busy-busy din tayo guys. So, yun lang muna guys. So, please keep on watching. So yan siya guys, bali nagwi-welding sila sa I-beam. Yan, malapit na siya matapos. So sana matapos na yan siya talaga bukas sa umaga kasi darating na yung mga materials para sa second floor, para sa poste. Yan, pagkatapos niyan another na naman sa atip na naman guys. Yan, at saka naglagay na din sila ng pader. Yan. Sana bukas matapos na yan. Alam mo na, pag-arawan. Ay, napang hirap talaga magpagawa ng bahay, guys. Lalo na pag hindi ka makakita ng mga trabahante na mababait. Well, mababait naman sila. Yan. So, please guys, keep on watching. So, yan. So, sana bukas ma-deliver na talaga yung mga materialis. So, yan para matapos na. Thank you, Lord, for today. For today, ha? Ika-22nd day na today. So, yan, May 26. So, yan, guys. Keep on watching. Please support my channel and don't forget to leave any comments so that I can visit your channel also. So yun siya guys, para makakuha tayo ng 4,000 watch hours. Ang hirap talaga is ng salita, Bisaya eh. So pasensya na kayo guys, no? So yan na lang muna and then yan, iti-check ko pa mamaya guys pagkatapos nila magtrabaho. So ito guys, mula May 5, syempre ang ginagawa nila yung poste. Bali una doon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So medyo natagalan sila dahil maulan, tapos sa ilalim pala, ngayon ko lang din alam na madami siyang tubig. Ano yata to? Para siyang basta guys, madami siyang tubig. So, nahirapan yung nagtatrabaho. Kaya, medyo natagalan siya guys. Naabutan siya ng siguro 15 days or something. Yan. So, bali, ang isang poste, dalawang araw. Parang ganun. Sobra pa. Tapos, nag-file sila ng bali, apat na hollow blocks. O, mula doon sa ilalim. Sa, tie beam yata. Doon, nakadikit doon sa tie beam. Apat na patong na hollow blocks para siya tinatambakan ng lupa. Para siya, si tawag nito? Para hindi siya mabahaan guys. Parang ganun. So, after niyan, yan, dito na tayo sa I-beam. Yan, paglakay ng I-beam para daw siya, guys, yung matibay talaga. Yan. So, doon nagmula. Then, dyan. So, mayroon siyang over, ang sa tawag nito? Parang nilampas siya, guys, yung para magkaroon siya ng anong tawag, hindi ko alam. Basta, yun na siya, guys. Yan. Yung I-beam niya. Ang tawag yata dyan. So, yun. Tapos, dyan sa pader. Dyan sa pader. Yan, kasi dito yung kusina, guys. Bali, yan. Pinataasan na lang yung pader. Tapos, hanggang dito lang naman yung poste, pa second floor. Dito, para siyang
mayroong atip dyan, diritso dyan, para dito sa kusina. And then mayroong pintuan dyan, dito ang sala, tapos may malaking parang pintuan din dyan kasi doon yung parang space niya, pwede pa din kami makapark dyan. Yan, so tingnan natin kung hanggang saan yung budget natin kasi may in-order na din kami ng mga materials para dito sa second floor. So yun siya guys. Unti-unti yung pag-order natin ng materials kasi wala tayong mapaglagyan dito. Kaya yun ang ginagawa natin. So nilagay na lang namin sa dyan sa kubo yung semento kasi delikado siya guys pag mabasa. So yan na lang muna bukas, darating yung mga orders namin na materials para dito sa second floor para maglagay na siya ng poste dito para second floor. Yan. So tomorrow May 27, so baka katapusan na ako tingin or i-check ko yung mga lahat ng mga resibo na nabili sa mga materials and then sa labor din guys. Medyo may kamahalan talaga ang labor guys kasi dito napag-usapan namin na dito sa baba arawan, tapos ang sabi no ni sir na sa second floor pakyaw na, kaya lang hindi naman ang sabi namin kung pwede arawan na lang, and then nagpadagdag sila ng budget sa araw-araw. Okay lang sa amin kasi iwan ko, parang pareha lang din eh kung arawan. I mean kung pakyaw kasi naka-try na din ako niyan, hindi mo rin masabi na mabilis ang trabaho kasi minsan hindi sila tumutupad sa oras kasi pakyaw naman. So mas okay na yung arawan. Asawa ng Diyos, maaga din naman sila mag-umpisa, kaya lang minsan hindi mo maiwasan na talagang minsan hindi naman lahat ng oras talaga nagtatrabaho. May oras na makikita mo sila na syempre napapahinga, siguro napapagod. So ganun lang talaga ang buhay guys, wala na tayong magagawa dyan. So konting pasensya na lang. So sa akin naman, libre sila ng kape sa umaga, and then may early bird kasi na trabahante namin, alas 7 andito na siya, so kailangan ng kape at syempre tinapay. Kasali na rin yung tatlo, minsan makarating sila alas 8, and then 9:30 snacks din nila, and then quarter to 12, minsan 11:30 lunch na nila yan guys, so mayroon din silang ulam, and then 3 o'clock snack time nila guys. So kailangan natin naman pakainin sila para maging okay din naman. So sa iba kasi hindi, kasi libre yung pagkain. So yun na lang muna guys yung update natin. Si Happy, nakakita na naman ng buto. Ay, nako. So, yun na lang muna guys for today, yung update ko. So, katapusan, i-try ko na i-check talaga yung mga, kung magkano na lahat yung nagastos natin sa lahat ng mga resibo. And then, syempre sa labor din natin, bali apat sila na trabahante. And then, yun. So, titingnan natin kung kasya ba yung 400k kahit sa second floor man lang. So kahit huli na dito sa sa baba. So yun na lang muna, and then this guys asking you if you work with play my playlist. Yan, in the China travel, and also lahat ng mga playlist ko guys. Yan, para ma-reach natin ang 4,000 na watch hours. Yan guys, for now yung watch hours ko 248 pa lang guys. Diyos ko, paano natin yan ma-reach no, para makapasa tayo sa requirements, para makasweldo tayo at para makatulong tayo sa mga tao na nangangailangan. Grabe ngayon guys, ang dami talagang humihingi ng tulong. Napakaswerte pa rin natin dahil kahit pa paano mayroon tayong mga blessings. So hindi naman ibig sabihin na wala din silang blessings, kundi gipit na gipit
lang din sila, guys. So kung pwede tayong tumulong, then why not? Ako kahit papaano, guys, kahit maliit na bagay makatulong tayo, syempre tutulong tayo. So yun. Ay naku, tama na, guys. Ano pa yung masabi ko? So yun, please don't forget to click like, share, and subscribe my channel, and don't forget to leave any comments so that I can visit your channel also. Yan, thank you so much sa lahat ng mga followers ko and around the world yung mga nanonood sa akin. Yan, and sumusuporta, thank you so much. God bless everybody. Have a good day. Bye.